Nakapag-mini donut business na ba ang lahat? Pwes, kung hindi pa, ay sign mo na ito. Para naman may another source of income tayo dahil trending na trending talaga ito pagkakitaan ngayon. So, ito na nga ang ating mga recipe sa ating mini donut. Ang unang ingredients nga natin dito ay itong 2 cups ng all-purpose flour, 2 tablespoons ng ating baking powder, at itong 1 half cup lamang ng ating asukal. Tapos, mix-mix lang natin ito, at itong sunod naman natin ay itong mga wet ingredients natin. Yan, ang kailangan natin dito ay 3 itlog nga lamang. Tapos, lagyan naman natin ng 1 teaspoon lamang ng vanilla at 1 half cup ng vegetable oil. At ito ngang 1 half cup lamang ng ating gatas. Kaya i-mix-mix na nga natin ang lahat ng mga ingredients na nilagay natin dito. At kung ganito nga yung itsura niya, ay pwedeng-pwede natin ito lagyan ng tubig para makuha natin yung tamang pagkalapot ng ating butter mixture. Basta tansya-tansya na lang guys sa paglagay ng tubig para makuha natin yung ganitong lapot niya. Yan, kapag okay na nga, ay isali na natin dito sa ating squeeze bottle. So, sa pagnenegosyo pala ng ating mini donuts, ay kailangan talaga natin ng malaking squeeze bottle. Para hindi na yung pasalin-salin at mas mapapadali yung paggawa ng ating mini donuts. Ayan, ready na nga ang ating mixture. Kaya gumawa na tayo dito ng ating donuts. Kaya naman, para mas mapadali ang ating paggawa ng mini donuts, ay umorder pala ako nitong donut maker machine. At ang maganda nga dito guys, ay mas mapapadali parami yung paggawa ng ating mga donut. Dahil yung pinili ko nga ay 12 grid na siya, diba? Kaya naman kung gusto niyo mag-order nitong ating donut maker machine ay nasa TikTok shop ko na. So, ang una ko nga ginagawa dito ay nilalagyan ko muna ng kaunting mantika para naman ay hindi masyado dumikit ang ating mga mini donut. Kaya kapag nalagay nyo na nga yung mantika ay isunod nyo na nga ang ating butter mixture. At para maluto ay maghintay tayo dito ng 4 to 5 minutes. Tapos kapag okay na, ganito na yung itsura niya, yung parang na golden brown na, ay baliktarin na natin para maluto na din yung kabilang side niya. Then, mag-wait lang tayo dito ng 2 to 3 minutes at okay na yun. O, diba? Nakapagluto na nga tayo dito ng ating 12 pieces na mini donuts in 7 minutes. Kaya isa-isay na nga natin to ihain. So, ito na nga ang ating next. Magme-melt na tayo dito ng ating chocolate. Bali, ganito nga guys yung ginagawa ko. So, kumukuha muna ako dito ng mainit na tubig. Then, pinapatong ko lang dito yung chocolate natin. Tapos, hinihintay ko lang siyang matunaw. At kapag natunaw na nga, ay nilalagyan ko na dito ng ating evaporada. Para mas dumami nga ang ating chocolate at pandagdag lasa na din. Dahil kapag hindi ko nga ito nilagyan ng ating gatas, ay medyo malapot pa nga siya. Kasi dapat ay ganto talaga yung tamang lapot niya para dumikit talaga sa ating mga donuts. Then, sa white chocolate ay ganun din yung ginagawa ko. At dahil nga wala akong nahanap na strawberry flavor na chocolate, ay kumuha na nga lang ako at nag-separate para lagyan ko ng food color na color pink para naman magbuka siyang strawberry flavor sa ating picture. At charan, ito na nga pala yung nagawa nating mga mini donuts. Tapos, ito din yung mga itatoppings natin. O, diba? Ang ganda niya talaga tingnan dahil makulay na makulay talaga ang ating mga itatoppings. Kaya naman pala trending talaga ito dahil kaakit-akit talaga siya sa mga customer, lalong-lalo na sa mga bata. Kaya ganito nga lamang yung ginagawa ko, sinilulublog ko muna siya dito sa ating chocolate. Then, nilalagyan ng mga toppings nitong sprinkles. Tapos, para maiba naman yung flavor sa isang tub, ay haluin na din natin ng ating white chocolate. At nilagyan ko na nga dito ng ating crushed Oreo dahil mukhang bagay naman siya. Ayan. Tapos, kung gusto din ng ating customer na assorted yung flavor, ay pwedeng-pwede din. Pwede natin paghaluan ng white or itong dark choco. Tapos, ito naman na pink, ganyan. So, bahala na kayo kung ano yung mas better sa ating mga customer. Kaya naman, if magpapa-addons naman sila ng mga toppings, ay pwede din ng 10 pesos only. Yung costing pala nito, guys, ay ilalagay ko na lang sa ating comment section. Tapos, ang bentahan din nito ay pwedeng mag-start ng 50 pesos nga lamang. Kasi, depende pa rin sa pinili ni ng flavors or mga toppings na ilalagay sa ating mini donut. O, diba? Ito na nga yung mga nagawa nating mga mini donut. Kaya kung matitikman nyo talaga to ay napakasarap niya talaga at kaakit-akit pa sa mata. Kaya naman, kung gusto nyo itong itry, ay itry nyo na. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!